mapadal ang maabutang handang sa pagdating ng kanilang Panginoon. Pagdating niya galing sa kasalan. Yun po yung narinig natin mula ngayon sa Ebanghelyo ni San Lucas. Siguradong darating ang Panginoon galing sa kasalan. Yung pong Ebanghelyo natin para bukas ay ang tema naman niya rin, darating yung lalaki ikakasal. Dito, ang sitwasyon dito ay galing sa kasalan yung amo at darating sa oras na hindi inaasahan. Kasi hindi mo alam kung anong oras mo natapos ang kasalan at kung anong oras uuwi yung may-ari ng tahanan. Kaya ano sabi niya, mapanan ang mga inaabutang naghahanda sa pagdating ng kanilang Panginoon. Maliwanag po, kahit nang salita niya ng simbahan, alin, na darating ang wakas, wala akong buta doon. Sigurado, lahat ay may wakas sa daigdig na ito. Tanging ang Diyos lamang ang walang wakas. Sabagat siya ang wakas, siya rin ang simula. Pero kahit ka, mayroong wakas sa daigdig na ito. Kaya, sabi nga mo, ay ang tanong na lamang ay kung tayo ay handa. Sabi na natin ngayong panahon na ito, si ang kapatid natin iniyakin sa huli ng tubag ay medyo bata pa. 40 plus na ay daranas na yun, dumanas na yun ng alin ng kanyang kamatayan. Kung walang pinipili ang kamatayan, bahagi yun na nawa makita ko namin. Hindi lamang darating ang bakas, ngunit hindi natin alam ang bakas. Kahit ang mga hula, pag sinabi mo kailan ka mamamatay, pwede silang magsabi, pero kung sabi, hula lang. Pwede tumama, pwede hindi. Kaya ano yung dapat na maging sigurado? Maganda. Kasi sigurado mamamatay tayo. Hindi nga lang natin alam kung gaano katagal yung buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa daigdig na ito. Kaya, paano tayo maghahanda? Una, sana palagi tayo namumuno ng pagpapasalamat. Kasi binibigyan tayo ng buhay sa daigdig na ito. Pagkakataon, palagi tayong magpasalamat every morning at tayo binigyan pa ng buhay. Nakagising pa tayo sa araw na ito. At mayatid natin ang inyong mahal sa buhay, kaibigan, kabarkada, kamag-anak sa kanyang muli ng tuman. Pero yun ang huwag natin kalimutan. Sana yung buhay natin ay rin puno ng pagkapasalamat. Kasi bakit? Ang lahat ng bagay sa daigdig na ito yun, biyaya ng Diyos. At yan ay nagsisimula muna tingin sila sa biyaya ng buhay na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kaya nga yung patuloy na paanyaya ng simbahan natin, every Sunday,
magsimba tayo kasi yung banal na Eucharistia, yung banal na Misa, katulad na ginagawa natin sa buong may kapalan, ay isang pasasalamat sa mga biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Maraming mga biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. At ang lahat na inilin, nagsisimula sa biyaya ng buhay. Na, sabi nga, pahiram sa atin ng Diyos. Kaya, mapuno tayo ng pagkakasalamat. Anong huwag na inyong sa paghahanda? Kasi kung na-recognize natin na ikaw isang biyaya ng Diyos, hindi natin sasayangin. Hindi natin gagastahin kung saan-saan lang. Kasi every second counts. Bawat segundo may halaga. Kasi hindi natin alam. Baka mamaya, bukas, next year, 10 years, ay oras na rin namin. Kaya yun, mapuno tayo palagi ng pagkapasalamat tuwing gigising tayo, tuwing umaga. Lalo-lalo na pag-araw ng Linggo, magsimba kayo. Magpasalamat sa biyaya ng buhay. Pangalawa, para maging handa ay din ano nga ay gamitin natin ng maayos. Gamitin natin ng maayos. Saan natin higit na gagamitin? Yung panahon na ibinibigay sa atin ang buhay kapal. So gamitin natin sa pagkakataon kasi ngayong panahon na ito, maraming panahon na masasayang. Bakit? Itinatago natin yung panahon sa mga bagay na walang kapuluhan. Saan natin higit gagamitin? To receive and give love. Ang tumanggap at magbahagi ng pag-ibig. Kasi yun ang huwag natin kalimutan. Yung pananampalataya natin, yung pananampalataya natin, umiikot sa pananampalataya ng Diyos ng pag-ibig. Ako ba ngayong araw na ito ay tumanggap ng pag-ibig o nakapagbahagi ng pag-ibig? O baka naman ang araw na ito rin nakapagbahagi ako ng alin ng kalit at sama ng lulo. Ayan, bahagi ko. Sabi nga ngayon, makita natin yung away ng Ama sa tanan ng Israel. Why there is so much hatred? Sabagat punok sila ng nasanay sila na araw-araw na alin, kamuwian nilang bangon isa. Ganun o yun eh. Kapag nasanay kang kamuwian ang bangon isa, wala na kayong panahon sa pag-ibig. Kinakailangan makita natin, sana bago kayong matulog mamaya, tanong namin, ako baga ay tumanggap at nakapagpahayag ng pag-ibig sa bawat isa. Bakit? Kasi kapag tayo namatay, hindi naman itatanong sa atin magkano naiwan mong pera. Hindi. Ang itatanong sa atin ng Diyos yan, magkano ang hinilaan mo na ipakita mo ang iyong pagmamahal sa daigdig na ito at sa mga tao na sa paligid mo.
At pangatlo ay humingi tayo ng panalangin sa Diyos. Kasi magagawa lamang natin ito, higit si Lazarus, ang tulong at awa ng Diyos. Kasi siya lamang tuloy na makatutulong sa atin kung paano umibig. At yung tunay na pag-ibig. Kasi tayo ililigtas ng Diyos. Tayo ililigtas ng Diyos. Hindi gawa na marami natin ginawa. O yung mga bagay na naipon natin. Hindi, ililigtas tayo sa gawa ng alam. Gawa ng kanyang pag-ibig. Kung naintindihan natin yung alam, yung ganyang pagkapako sa Diyos. Kaya matuto tayo sa dakilang pag-ibig na yan ng Diyos. Anong sabi ni Jesus? Dumapit kayo sa akin sa ganda ako ay mababang loob at maamo at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan.